Hi guys! So ito na ngayon, day 2 and 3 ng family outing namin sa Pico del Oro. So buti na lang this time, maganda-ganda yung weather. And ayan nga, early birds kami ng aking mama habang tulog pa yung iba. Sa totoo lang, sobrang comfy dito sa unit na narent namin. Yung tipong gusto mo na lang talaga magpahinga. Pero sabi ko nga sa asawa ko, bumiyahe pa tayo ng malayo at gumastos para lang matulog. Hindi pwede, kailangan mag-swimming tayo. Enjoy the day! Iba talaga yung effect mo kapag puro greens yung nakikita mo. Yung nature vibes, ang lakas niya talaga makarelax. Kaya guys, worth it talaga pumunta dito, I'm telling you. Tapos hindi pa masyadong matao ng time na to. At syempre, bago mag-swimming, picture-picture muna. Ano to, walang pang my day? Sharing lang. Kapag affiliate marketer ka kasi kahit saan ka, na kung makakaisip ka ng idea kung paano mag-promote ang product. If you know talaga. At dahil puro swimming moments nga namin to, so magkikwenta na lang ako. Kung curious kayo, bakit ang hinihiling ko mag-take ng photos, videos, buha ng mini vlog, it's only because I'm that kind of person na sentimental talaga. I really want to capture everything, yung tipong mababalikan ko siya anytime. Yung hindi ko lang aasahan yung memory ko kasi wala na akong tiwala dyan since nakailang operations na ako. Momnesia is real talaga, believe me. Saka alam nyo ba na ang number one fan ko ay yung kids namin. Binabalik-balikan niya yung mga puso sa TikTok na ko po everyday. Kaya that inspires me more to create content. And talagang binabalyo ko kasi yung happy moments with my family. Kasi sila talaga yung fuel ko kapag nanghihina ako. Hindi kami perfect family, ang layo. May mga problema, misunderstandings, which is normal sa family. Pero at the end of the day, all we have is each other. And I'm glad na sila yung binigay sa akin ni Lord para maging family ko. And this trip is to honor our parents na maparamdam sa kanila na kahit paano malayo na kami sa kung ano kami noon. Na may napaparanas kami na hindi namin naranasan noon. Not that we are complaining because we really lived a good life before. We're not well off, pero talagang pinaranas nila sa amin yung kaya nila noon. Seen them struggling before, pero hindi namin alam na kaya pala sila ganun kasi overwhelmed sila sa responsibilities. Na ngayon lang namin nare-realize sa mga kaedad namin dyan na 30 plus, ganun, na talagang malulodi mo sila before kasi kinaya nila, pinilit nilang kayanin, pinagtrabahuhan nila talaga. Mas na-appreciate mo yung pagod nila sa'yo noon. Kaya parang ang goal mo lagi is to give back, na my only prayer is for God to give us many many years pa so we can give back more. Diba? Ang MMK na. At ayan nga, sa Walter Mart nasubo kami nag-dinner. Originally magpapagastan dapat pero dumiretso na kami. Medyo malayo lang yung biyahe. And ito na, last day na namin at pauwi na kami ng afternoon sa Manila. So last ilip sa beach. Pero hindi na kami nag-swimming dyan kasi nga masan. Sabi ko, sa pool na lang kami. Tagalan na lang namin doon. Uy, trivia, first time mag-rush guard ng mama ko. Kung mapapansin nyo sa mga post ko, lagi lang yan nakadress, duster. Hindi nga yan nagsushorts. Kaya inaasar namin yan that time. Ano nga, babad-babad lang. Super sunog kami dyan guys, grabe. Super nag-enjoy talaga yung kids namin dito for the babad sila. Buti hindi naman sinipon at ubo nung pag-uwi. O diba, hindi naman halatang masaya yung mama ko. Dito ko talaga nakita na happy yung mama ko. Talagang in-enjoy niya din mag-swimming. And syempre, kapag masaya yung family ko, super saya ang heart ko. And that ends our mini vlog. O diba, nakikisama ang rainbow. Thanks for watching. Bye!